Ikaw ba ay sangkot sa aksidente ng isang sasakyan at ang driver nito ay namatay? Nako, delikado yan, kagulong. Bago tayo magsimula, ay shoutout nga pala kay Kagulong Melvick Brignas and Caritas Helchil. At kung ikaw ay baguhan sa aking video, please do like, share this video, and subscribe Rich Pro Motovlog. Habang si Juan ay nagmamaneho ng kanyang motor sa kahabaan ng Maharlika Highway, kumpleto siya sa kanyang lisensya at rehistro ng kanyang sasakyan, ay may biglang papatawid na si Pedro, lulan din ng kanyang motorsiklo, pero wala siyang lisensya at hindi rehistrado ang kanyang motor. At pagkakabangga ay nagresulta sa pagkakamatay ni Pedro. Meron bang pananagutan si Juan? Kahit si Juan ay walang kasalanan sa pagkamatay ni Pedro, ay pwede siyang makasuhan ng reckless imprudence o ibig sabihin sa revised penal code ay may kapabayaan, may kakulangan, or lack of precaution. At ang sunod nito ay homicide na nakapaloob sa revised penal code ng sa Article 249 of RPC o hindi sinasadyang pagkamatay o hindi intentional na pagpatay. At ang sunod nito ay damage to property sa Article 327 o tinatawag na malicious mischief. Sa pangkalahatang kaso ay tinatawag itong complex crime na reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Ayon sa Article 365 of the Revised Penal Code, when a reckless imprudence with the use of motor and the death of person ay pwede siya makasuhan ng prison correctional in its medium to maximum period at may pagkakakulong ng 2 taon, 4 buwan at 1 araw hanggang 6 taon. At ito ay may kaakibat na civil case. At ano yun? Pwede kang pagbayarin sa moral damage sa pagkawala ni Pedro sa halagang 50 to 75,000 plus burial expenses, medical expenses, moral damages of anguish family, and damages of the vehicle at kung ano-ano pa. At pwede pa sa'yo ikarga ang traffic violation o traffic code of the Philippines ng RA 4136 for involving vehicular incident at pwede pa ma-impound ito sa LTO plus once na sa loob na ito ng LTO, ay pwede pa kayo magbayad nito per day.
So, katakot-takot ang aabutin ninyo. Kagulong, bakit kailangan naman makasuhan si Juan and meron na talaga siyang dokumento at si Pedro ay wala at hindi siya pwede magmaneho sa kalsada? Yun na nga, kagulong. Ang pagiging walang lisensya at rehistro ni Pedro ay isang traffic violation lamang. At sa criminal case, hindi naman sinasabi dito ang pag walang lisensya ay pwede ka na makasuhan. At dahil si Pedro ay namatay, hindi mo naman pwedeng kasuhan si Pedro kasi patay na. Kundi ikaw ang makakasuhan. Dahil hindi mamamatay si Pedro kung meron kang kapabayaan or reckless imprudence. At doon ka nalang magpaliwanag sa korte and let the court decide. Yun na nga, Gulong. Lahat ng pinapaliwanag ko sa inyo ay may basihan galing sa Revised Penal Code of the Philippines, Republic Act 4136 or Traffic Code of the Philippines, and Supreme Court Decision General Register Number 195671 dated January 21, 2015, Rogelio G. Gonzaga versus People of the Philippines. Paano maiiwasan ni Juan na hindi siya makasuhan? Yan ay nakadepende sa pamilya ng nasawian. Kung ikaw ay patatawarin, ang mabuti mong gawin doon pa lang sa insidente ay huwag mo nang iwanan yung tao, tulungan mo na siyang madala sa ospital, at pagdating sa ospital, tulungan na sa medical na financial, sa burial, at sabihin sa kapamilya na ito ay aksidente lamang na hindi mo naman talaga sinasadya. Magpakumbaba dahil sila ay namatayan, at kung ikaw ay nasa kanilang kalagayan, anong mararamdaman mo? At kung kayo'y nagkasundo, ay magpagawa kayo sa pampublikong abogado o duly notarized ng kasunduan na hindi na magkakaso sa isa't isa. Sana kahit paano ay meron kayong natutunan sa akin, mga kagulong. Always clear your mind while riding and ride safe, mga kagulong.